This is the R1250. Ito yung last bike na tawagin nila. Pero hindi lahat kayang ma-afford nito. Maghanap tayo ng alternatives. BMW GS F850. So, wala pang pinamita na tapos. Oo, so, stock okay. Stock pa. Stock to stock. Good evening, this is the R1250. Ito yung dream bike ng karamihan as a retirement bike. Kasi ito yung last bike kung tawagin nila. Pagka mag-retire ka na, gusto mo ng payapang buhay. Kahit ano kaya, bankingan, trailing, lahat kaya, ito yun. Pero hindi lahat kayang ma-afford nito kasi nasa 1.7 million yung presyo nito. So, mag-aarap tayo ngayon na alternatives, which is BMW din. Papakita ko sa inyo yan. Ngayon. Ito yung susi niya, guys. Ayan. Keyless system, keyless entry pa din. Pero meron pa din siyang, ayan, pinindot mo. Wow. So ito guys, yung BMW GS F850. Kung makikita nyo ito, netizens, ayan. Ayan yung motor na yan. Mas mumupogi siya kapag kanalagyan na ng crash guard kasi mas mukha siyang talagang pangharabas. Kung makikita nyo yung gulong sa unahan, hindi siya ganun kalaki or kalapad para nandun pa rin yung maneuverability. Kaya nyo pa rin siyang iliku-liko no, kapag kinakailangan. Nakakapogi din no, pag may grills, yung pinaka-headlight niya. Tapos may konting windshield dito. Pwede dyan nyo na ipalagay yung RFID. And then handguards. Of course, stock pa to ha, yung kanyang pinakatambucho. Mamaya sa sound check natin. Pero yung gulong sa likod is medyo mas malapad ng konti compare sa unahan para mapanatili yung stability ng motor. So sa likod, 150-70. Yung harapan naman niya is 90x90. We also have inverted na suspension. Ayan o, napakaganda. And dual disc brake. Tapos 4-pot caliper. Yan. Kabilaan. Of course, ABS na to. Di pwedeng hindi. Ganda nung style niya dito na parang patusok. Eh yung nagbibigay sa kanya ng flavor eh. Yung parang may tuka. Para siyang hook eh, no? Para siyang eagle ba? Wow. Tapos, yung tanki niya, kung makikita nyo, ang lalim dito. Ayan, no? Ang lalim, mo. Oh. Ayan. So, salong-salo ka talaga. And at least 5'4 na driver ay kayang-kaya itong imaneho. 5'3 nga kaya pa. Pero super tip-tone na. Adjustable naman yung shocks niya. Ayan. Ayan. Manual. Tapos, may room pa para sa pillion ride. Then, mas maganda to kung lalagyan to ng side bags, no? Tapos, top box. Sindihan natin. TFT display, ang laki, oh. Parang 7-inch yata to, if I'm not mistaken. Oh. TFT, ang laki. Oh. Pwede na intro, oh. Parang may tablet dito, ah. Pwede ba dito mag-ML, sir? Shoutout pala kay sir. Mr. Suave. Mr. Suave. Wow! Magkano to, sir? 795 ang SRP. 795,000 SRP. Sige nga, sir, pa sound check nga kayo na mag-ano. Start. Yan. Oh, no? LED na ilaw. Sa unahan. LED din na turn signals. Yan, no? Ganda. Tingnan natin sa likod. LED din sa likod. Pati mga turn signals, LED. Saka makikita nyo, ito, pang malakasan yung spoke na nakakabit, no? Wow! Kaya kahit mapunta ka sa mga off-road, kayang-kaya. Walang kickstart. At dito naman ang tapakan ng pillion ride. Ayan. So, hindi pa rin hirap kahit mag-angkas kayo. Good sa mga may OBR. Patak ng BMW sa gilid. Tapos GS nakalagay. Ayan. May mga ano din dito. Intakes. Transmitter, ang laki eh. Wow! Kapabukas nga naman sir, may driving light yan. Ayan! Ganda oh! Parang pang ano eh, no? Otoridad. Ganda oh! Pati ano niya, fender, ganda. Yung quality niya, eh no? Kita niya quality? Malleable, flexible. Kaya talagang, ang matagalan. Hindi siya basta-basta mababasag once na may mangyari o madisgrasya tayo. Ayan display niya guys. Remote key is not in range. Controls, may menu, hazard, signal lights, busina. Pahingin natin busina. Stock na busina. Ride of ownership, BMW, naked tayo, handlebar. Pwede mo kapitan ng cellphone holder para may mapa. Sa kabila, kill switch, mode, push start. Yeah. Game sir, sound check tayo, sound check. Stock pa yan eh. So, wala pang pinamita na tapos to. Oo, stock okay. Stock pa. Stock to stock. Ganda na lang tunog eh, kahit stock eh. Ayos no? Kumbaga may dating na rin siya eh. Pero sabi kasi ni sir, galing siya sa MT10. Tapos ito, sakto yung bait na itong ano na to, no? Ito, sa tunay.
okay na rin. Okay na rin. At saka sa comfortability, sobrang ganda. Sa comfort? Kaya ano na siya. Okay, okay. All in one na. Kung hanapin mo yung bike na magandang para sa'yo, eto na. Okay. Ito yung pwede nyong option, guys, kung hindi nyo talaga kaya pa yung GSR-1250. Pag inasahan mo to, kailangan sabay bago mo patayin yung makina. Ito itong switch na. Sige. Patayin mo muna, tapos kill. Tapos pagkaya, nakasindi siya, tapos nakasad siya, una mong pinatay to, hindi siya mapapatay. Okay. Tapos ganito rin to, tol. Yung sa tank? Sa tank. Kailangan naka-off muna. Okay. Bago mabuksan to. Pagka kasi naka-on for safety, no? Oo. Kasi pag sa gas station, di ba, bawal yung pagka niya, katulad niya, naka-on siya, hindi mo siya mabuksan. Okay. Pero kasi pagka naka-on. In-off mo na siya, yan, pwede na siyang buksan. Yun. Nice, no? Para safety nga naman, kailangan patayin mo. Always off siya. Bago mabuksan. Yung galing, ha? Kaya pala, nagtataka ako kasi yung empty. Ganun din, eh. Sabi ko, bakit patay na? Pero bukas pa rin yung ano? Yung pala, ano din pala yun? Ako nasira na agad dyan. Ganun pala talaga yun. Okay. Yun, guys. So, that's it for today's vlog. This is the F850 GS of BMW. So, nagustuhan nyo, don't forget to give this video a heart. Follow this